mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So, iniimbitahan ko kayo na tapusin natin itong pag-aaral na to tungkol sa tax accounting. Ayan, tax accounting ho tayo ngayon, introduction 2021. Okay. So, alam ninyo, ang solusyon lang sa problem ninyo, ang dami lumalapit sa akin na hinaharas sila ng mga BIR officials. Unang-una, yung mga nangaharas, yan ho yung mga walang alam eh. At nambubuli ho yung mga walang alam para hindi ho ma-expose yung cover up nila na hindi nila alam yon. So, para hindi ho kayo ma-haras ng yung mga BIR officials, lalo na ho yung mga corrupt, kasi mga corrupt lang naman talaga nangaharas. Saka yung mga inggitero na naghahanap ho na magkakaperahan at kayo ho yung nakikita. Gumamit na ho kayo ng tax accounting. Ito lang ho yung solusyon sa matagal nyo ng problema, tax accounting. Ayan. So, pag-aralan ho natin ng tax accounting at umpisahan ho natin yung pag-aaral natin sa pagbabasa ho nito. Ayan. So, pakibasa nyo nga nito kung kaya nyong basahin ito, mga ka-taxpayer kong mahal. Magandang araw kay Charles. Good morning po, bossing ka-taxpayer Charles. So, ito po, isa hong lingwahe na mahirap talagang basahin. Kasi ito ay lingwahe ng Ruso. Russian. Ayan. So, kung babasahin ho natin to, ang pronunciation ho nito ay ito. Ia, yublu, vas. So, kahit nabasa mo na yung ia, yublu, vas, mahirap intindihin. Okay? So, reading is not comprehending. Okay? Comprehension is not reading. Magkaiba ho yun. Okay? Yung isa, hindi ka marunong magbasa, wala kang panalo, sir. Kapag hindi ka marunong magbasa, talo ka from the very beginning. Kasi yung kalaban mo, marunong magbasa. Ngayon, marunong ka namang magbasa, pero hindi mo naiintindihan, talo ka pa rin. Kasi yung kalaban mo, marunong nang magbasa, marunong pang umintindi. So, dalawa ang kailangan mong magawa sa sarili mo. Marunong ka nang magbasa, marunong ka pang umintindi. Yan ang pag-aaralan natin. At yan ang kailangan mo para maging magaling kang tax accountant. Okay? So, anong ibig sabihin ng ya? You blue bus. Ayan. Simple lang. I love you. So, I love you sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. At sana po ay matulungan kayo ng videong ito. I love you sa mga sa wikang Tagalog, ha? Mahal kita. Ayan. So ginagawa ko ito sa pagmamahal ko sa bansang Pilipinas, ang pinakamamahal kong bansa at walang katulad sa kagandahan na bansa sa buong mundo, ang Pilipinas. I love you Philippines at mahal ko rin ang mga Pilipino, Pilipina. At lahat ho ng living and non-living things sa loob ng Pilipinas at sa universe na rin. So, ibig ko lang sabihin, mga bossing kong minamahal, ang tax accounting ay isa pong maahalin tulad natin sa foreign language. Ayun. So, balik ko dahil doon sa pinag-uusapan natin. Kung nasa Russia ka, ina-expect mo ba yung mga Russian people, ha, magsalita ng Tagalog o Filipino language or dialect? Hindi. Hindi siya mag-a-adapt sa'yo because nasa foreign land ka. Being in the foreign land, ikaw yung mag-a-adapt. Pag-aaralan mo yung foreign language. Pag nasa Russia ka, mag-aaral ka ng Russian language. That point, mababasan mo, pag pinag-aralan mo, natural, magbabasa mo yung, mababasa mo, makokomprehend mo, and then, malalaman mo ngayon, pag marunong ka na mag-comprehend, yung obligation mo, malalaman mo na rin yung right mo. Of course, kahit malaman mo yung right and obligation mo, iba pa rin yung naiintindihan mo, yung effect, at saka yung application.
That's another thing. So, tuturo ko ngayon yung paano maintindihan yung foreign language na ang tawag ay tax accounting. Again, tax accounting is a foreign language. Kailangan mo ng energy, time, effort, commitment, para maintindihan ito, sir. So, kung wala kang time, energy, effort, and commitment, sorry, sir. Mananatili kang bulag, mananatili kang haras, at mananatili kang galit sa mundo because hindi mo binigyan ng oportunidad ang sarili mo na lumago. Maging karapat dapat sa tax accounting. Ang tax accounting, andyan si Annalyn. Nakikita ko yung sinusulat ni Annalyn at saka ni Beth. So, ang tax accounting ay nagbibigay buhay at kaligayahan. Nagbibigay hanap buhay at bahay sa mga taong nagbigay ng kanilang time, energy, effort, and tawag nito, yung isa, commitment. Ayan. So, isipin na lang ninyo na meron kayong dapat pag-aralan na foreign language. Kasi nasa foreign land kayo. Eh ano yung foreign land natin, sir? Yun yung tax code. Nasa foreign land kayo. So ang tax code is a foreign land na kailangan yung maintindihan yung foreign language niya. At ang foreign language ng tax code ay tax accounting. It's a combination. Ayan. It's a combination of law. Ayan, susulat natin. It's a combination of law and accounting. Kaya tax accounting po siya. Kasi itong law na to is very, very specific tax lang. Kaya tax accounting po ang tawag nito. At ang foreign language, again, na pag-aaralan natin, that is tax accounting. So, ituloy natin ang pag-aaral natin. So, para matutunan ang isang foreign language, kailangan nating isipin, sir, paano ba natututo? Ayan. O nga pala, bago ako magtuloy dyan, hanap po tayo ng mga interns para ho maging tax bookkeeper. Ayan. So, kung willing ho kayong maging tax bookkeeper, kailangan ho ninyo ng mentor. Okay? At ito hong dinidiscuss ko ay isa lang hong aspeto ng ng paano matututunan yan. Okay? So, yung aking nilelecture, makukuha nyo rin ito sa aking YouTube. Yan po yung YouTube natin. At kung kailangan nyo akong kontakin, available ho yung numbers natin dyan. At makokontak ninyo ako. So, hinahanap ko ho yung mobile number. Ito yung mobile number ho natin. Okay? So, naghahanap po ako ng interns. Yun sa madaling salita. Ngayon, sir, paano ba matuto ng foreign language? Kailangan nating pag-aralan paano ba natututo itong baby ng foreign language. Okay? Wala naman itong mga baby na to naiinggit ako dito . Sorry yung word ko, naiinggit. Madaling matuto ng foreign language. Why? Okay. So, yung isang Pilipina, nagpunta sa abroad, nakapangasawa, nabuntis, nanganak. Ina-expect mo ba yung anak niya? Halimbawa, nasa US siya, sa Amerika. Ina-expect mo ba yung anak niya paglabas ay magsasalita ng Tagalog? Hindi. Ang unang lingwahe na matututunan yan, English. Why? Ang nakapaligid sa kanya ay puro English. Pero, yung English niya, hindi yung English na nababasa natin, hindi. May tawag dun . Ito'y kinopya ko lang sa YouTube. Pinag-aralan ko kasi, paano ko ba matuturo ang tax accounting sa mas maraming Pilipino na madali nilang maiintindihan? Diba? Kasi ang problema ko ang tagal-tagal ko nang tinuturo, bakit hindi naiintindihan? So, naisip ko, ituro siya at i-consider yung mga tinuturoan ko bilang mga babies. Dahil foreign language nga ang tax accounting, so, ang baby, madaling matuto ng foreign language. Paano natututo ang baby ng foreign language?
Dalawa daw. Isa sa listening, which is the best, and isa sa visual. Yung action mo, minimimik niya, natututunan niya yung lingwahe. Ha? Hindi mo kailangan, sabi nga nung, hindi mo kailangan tumayo eh, para sabihin mong naglalakad, walking, ha? Sitting, o, pwede mo sa pakamay mo lang, pwede ka na magturo ng language. Isa rin yung sign language. Ngayon, ang pag-uusapan natin, edi yung lumalabas sa bibig natin, verbal, okay. So, paano ba, sir, natututo yung baby? Simple lang, sir, listening. Okay? Isa sa technique para matuto kayo ng foreign language is listening. Okay? So, hindi natututo, ha? Kundi ang baby ay nag-a-acquire ng foreign language, which is katulad ng tax accounting. Paano siya nag-a-acquire? Yun nga, through listening and through visualizing. Ang problem kasi sa tax accounting at sa lahat ng foreign language, ang dami ko, nag-aaral kasi ako ng Russian language, to tell you frankly. Nag-aaral ako ng foreign language, Russian, kasi gusto ko yung Russian. Ang problem kasi, pag nag-aaral ka ng Russian language, ay itinuturo sa'yo grammar. Mali. Kasi yung grammar is rule. Ang dami mong iniisip na rule bago ka makapagsalita. Ang objective mo lang is number one, maintindihan. Number two, makapagsalita ka. So, maintindihan ka ng kausap mo. Hindi ka naman kukuha ng examination . Siyempre, pag kukuha ka ng examination, ang grading system dyan is tama ba yung grammar mo? Yon. Kaya ginegradean ka because sumunod ka sa rule, sa grammar. Ayan. Pero hindi importante ang grammar pagdating ho sa foreign language. Ang importante, comprehensible input. Yun yung tabag ng mga scientist sa lingwahe. Comprehensible input. Kahit mali grammar mo, ang ibig sabihin nun, naiintindihan ka ng kausap mo. Kasi hindi ka naman ginegradean ng kausap mo . Hindi ka binibigyan ng star or 5 stars or failure. Hindi ka ginegrade, hindi ka binabigay ng 75 or 74 mark. Hindi ka kumukuha ng CPA board exam sa madaling salita. Gusto mong maintindihan ka ng kausap mo at gusto mong maintindihan mo yung kausap mo. Ang tawag ko dun, nagbibigay kayo sa isa't isa ng comprehensible input. Yung baby, ganun din. In learning a foreign language, ang kailangan is comprehensible input. Hindi kailangan ang grammar o rules. Ganun ho rin ang tax accounting. Ha? Comprehensible input lang ang kailangan nyo. Hindi nyo kailangan ilagay o isaksak sa utak nyo yung buong tax code. Ha? Kasi ang tax accounting is buong tax code yun. Imaginin mo, gugugol kayo ng 35 years katulad ng ginugol ko para ko lang ma-explain yung tax accounting in a simple term. Gumawa pa ako ng libro. Nakikita yung libro ko sa likuran. Yung the Books of Entries. Imagine nyo, 1,600 or more less than 1,700 pages yung ginawa ko para lang makagawa ako ng para maibahagi ko sa sambayan ng Pilipino at sa universe yung paano mag-entry sa libro. Ganun pa man, hindi rin ginagamit. Ang daming bumili, hindi ginagamit. Matanda na ako, sir. Malapit na ako maging senior citizen. So, gusto ko sana, bago sana mag-crystallize ang buhay ko, ito na, gagawin ko sa video. So, series ito ng videos. Kasama ko si Guia rito, si Lovely, si Sonia, si Lenlen. Series ito ng video na pag-aralan natin. Wag learning, kundi acquire. Kasi pag acquisition, kasi ownership yan, sir. Yung learning, hindi sa'yo . Because you follow certain rules sa learning. Why acquisition? Ownership yan, sir. Parang lupa. Akin to! Walang makakaagaw sa akin because akin yan, ownership. So, after acquiring, ayan, ano dapat natin to acquire? Ayan, gagamit ngayon tayo ng listening. Okay? Please listen. Listen. Makinig ka, sir. Okay, listen. Mag-listen ka, bossing. Okay? Next is, siyempre, pag may nagli-listen, merong nagko-communicate, merong nagsasalita. Ayan. Talk. So, isipin mo na baby ka, nagli-listen ka, wala kayong magagawa ngayon sa akin,
kundi ako yung inyong maestro. Maestro. Pasensya na, may mga nagagalit, tumatawa daw ako eh. Pasensya ka na, bossing. Gusto ko maging masaya eh. Habang nagle-lecture ako, gusto ko maging masaya. Pasensya ka na kung natatawa ako, okay? Na wala naman nakakatawa. Now is, from me, from my, yung aking naipong technology, ipapakinig ko sa inyo. So, ang kailangan nyo lang sa araw na to ay makinig. So, let us start. Introduction lang naman po ito. So, itong introduction na to ay magiging pundasyon ng mga susunod nating pag-uusap. Ayan. Ang unang dapat ninyong malaman, ang tax accounting ay mayroong pong layers. Okay? Katulad ho nung nakikita ho ninyo ngayon, ang ating mundo, ang kaating kalupaan o land, ayan, yung ating hong land ay mayroong pong layers. Ayan. So, merong layer 1, layer 2, layer 3. Ang tax accounting po, isipin ninyo na may layer din. Okay? So, ang layer ng accounting, yung first layer niya, ang tawag dyan, pag nakakita kayo ng lupa, value-added tax. That's the first layer. The second layer, so, dagdag natin, value-added tax, accounting. Okay. The second layer is withholding tax accounting. And the last layer is income tax accounting. Itong tatlong to, okay, tingnan ko lang yan. Itong tatlong to, layer number 1, alam nyo na yan. Layer number 2, alam nyo na yan. And layer number 3. Yung tatlong yan, bunga bossing ko, nasa loob sila ng isang foreign land na ang tawag sa foreign land na to ay, ayusin ko, ang foreign land na to ay tinatawag na tax code. Kahit na nasa foreign land sila, isang foreign land sila pero may tatlong accounting, VAT accounting, withholding tax accounting, and income tax accounting. Kahit na nasa loob sila ng iisang foreign land na ang tawag natin ay tax code, may separate and distinct silang title. Kaya nga tawag sa kanila title 1, title 2, title 3. So, iba-iba silang title. Sa title na yon may iba-iba silang rule. So, ibig sabihin, yung rule ni value-added tax, hindi pwedeng gamitin ni withholding tax accounting kasi may sariling accounting rule ang withholding tax accounting. At hindi naman pwedeng gamitin ng income tax accounting yung rule ng withholding tax accounting because may sariling nga ring rule ang income tax accounting. Sa madaling salita, kanya-kanya sila ng rule. Kanya-kanya silang foreign language. May foreign language para sa VAT, may foreign language para sa withholding tax, at may foreign language para ho sa income tax. Hindi nyo kailangan pag-aralan kasi napakasimple lang, sir. Comprehensible input lang as if kayo ho ay isang baby. So, kailangan ho ninyo, since ito ay layer, para kayong nagmimina. Yun lang isipin ninyo, para kayong nagmimina. So, pag nagmimina kayo, anong kailangan ninyo? O di kailangan ninyo ng helmet. Ayan. Kailangan ninyo ng damit. Kailangan ninyo ng tools. So, yan ho yung mga kailangan nyo. Kailangan nyo yan. Kailangan nyo yung ano. Kailangan nyo ng goggles. So, marami kayong kailangan. Okay? Kailangan, ibig lang sabihin, kailangan prepared kayo. Mayroon kayong available clothing and tools pag magdidig kayo. Kasi kailangan ninyong idig yung knowledge, effort, time, energy, commitment. Hindi yan makukuha basta-basta. Mamaya i-discuss ko sa inyo. So, may layer. Pababa, sir. Ha?
nagmimina kayo. So, hindi kayo makakarating sa withholding tax kung hindi kayo dadaan sa VAT. Hindi kayo makakarating sa income tax kung hindi kayo dadaan sa withholding tax. So, step by step, layer by layer. Yun lang ang accounting. So, para mabuo natin ang tax accounting, dadaan kayo dun sa tatlong steps or layers. Now, pagkatapos niyan, ang tawag dito layer. Okay. Ang susunod, travel. Ayun. Traveler. Magiging traveler ho kayo. Nakaraan, kayo ay minor, ngayon traveler. Pag traveler kayo, edi dapat kailangan kompleto ho yung inyong gamit. Katulad nitong mga taong to, kompleto yung kanilang gamit. Magta-travel sila eh. So, pag magta-travel ka, mga bossing ko, meron kang pupuntahan. Diba? Magta-travel ka eh. So, meron kang point A at meron kang point... Ah, baliktad ako. Ito yung point A. Ito yung point B. Ayan. This is point B. So, meron kang plano. Ang tawag dyan, progression. Progress. O progression. Meron kang pupuntahan. Specific, determinable destination. Kailangan po yun pagdating ho sa tax accounting. So, saan tayo pupunta, sir? Magta-travel tayo, lalakad tayo. Ano gagamitin natin? Ayan. Ang una natin, ang point A natin, ito, ang point A natin, SD. Pero ano ibig sabihin ng SD? Source document. Ang source document, mga bossing ko, ay ito yung dokumento na meron na siyang form and substance. Ang trabaho natin is to fill up the form. Ganun lang, sir eh. From the very beginning, ang trabaho ng taxpayer or tax accountant is to fill up the form. Period. Anong form yun? Di pag-aralan natin kung anong form yung sinasabi ng batas. Pero bago yan, pag-usapan muna natin, saan tayo papunta? Kasi magta-travel tayo. So, ito nga yung progression. Sulat ko lang, progression. Pag magta-travel tayo, kailangan natin ng anong gagamitin nating vehicle. Dito, ang makikita nyo, ang ginamit nating vehicle ay eroplano. Bakit eroplano ang ginamit natin? Kasi wala kang choice. Pag upo mo, isa lang ang destination. Hindi katulad ng jeep, bus. Maraming hinto eh. Pag sumakay ka ng eroplano, kung pupunta ka sa ganitong lugar, zoom! Wala nang hintuan. Siyempre, may mga transfer, may certain exception yan. Pero, sa totoong operation nila, dire-diretso yung, ano, yung travel. Nakaupo ka lang, sir. Naka-restrict ka nga eh. Restricted ka. Why? Meron kang, ang tawag nun, seatbelt. Restricted yung movement mo. Doon ka lang sa upuan mo. Pwede ka lang umihi, mag-CR, mag-toilet. Okay? Ganon din sa foreign land na foreign language na pinag-uusapan. Restricted. Restricted ka. Para kang kabayo na merong kapalodo rito. Ha? Yun lang ang pupuntahan mo, sir. So, saan ka papunta? Sabi rito, books of accounts. BOA. Ayan. Ano yan, sir? Ang BOA, ibig sabihin ay books of accounts. Yan ang progression. Ang tinuturo sa atin, ang pina-acquire sa ating language, ang source document, isa lang ang pupuntahan. Ang source document, isa lang ang way niyan. One way, wala nang balikan. Ang source document ay papunta ng books of accounts. Pagdating sa books of accounts, may gagawin yung accountant. Kaya nga naghahanap ako ng mga tax accountant, mga tax bookkeeper na gustong sumali sa akin. Gahanap po ako ng intern. So, kung interesado ho kayong maging intern ko, ay, magtuloy-tuloy ho tayo rito. Magkakaroon ho kayo ng hanap buhay. Okay? So, ang YouTube natin, pwede nyong ulitin ho ito para maintindihan nyo. Hindi naman bawal ho mag-aral ng paulit-ulit. Para ho sa iba pang detalye, pwede ho kayong pumunta sa aking website.
at makipag-coordinate ho sa mga taong in charge ho sa website na yan. Now, itong books of accounts na to, meron din pupuntahan. One way din, one way, hindi pwedeng bumalik. Okay? Sabi ko nga, progression eh. Traveler ka eh. So, aeroplano rin yung iyong sasakyan. Again, sinabi ko na kung bakit aeroplano. At R&R, yan ho yung final destination. R&R, final destination, which is reports and returns. Ang iyan ho ang ibig sabihin ng R&R. So, lahat ng taxpayer, whether ikaw ay non-individual, individual, partnership, cooperation, cooperative, ibig sabihin cooperation, or corporation, joint venture, may magtanong sa akin tungkol sa joint venture, iisa rin ho ang pupuntahan nyo, R&R, reports and return. Ayan. So, ang kabuuan yan, sir, yan ho yung tax accounting. So, ito po yung kabuuan, pakita ko lang ho sa inyo. Ang foreign language is composed of 9 parts na kailangan yung mag-eroplano papunta doon. Ayan. Part number 1, part number 2, part number 3. Tuloy-tuloy na yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, each part, para ka nagtitik-tak to, may kanya-kanya hong foreign language na kailangan ninyong i-acquire. Huwag niyong pag-aralan, sir. Kasi pinag-aralan, madaling makalimutan yan. Eh. Yung pag-aralan nga natin sa college, nakalimutan na natin. So, pwede natin yang i-acquire. Tutulungan ko kayo, sir. Ako po ang yung tax specialista. Ang baby, balik ako ulit doon sa pinuusap ko, ay yung baby, sir, kailangan ng nanay at tatay para lumaking maayos. Kung gusto nyong maging maayos ho yung comply ninyo sa tax code ng Pilipinas, kailangan nyo ng mentor. Kailangan nyo ng coach. Andi dito po ako. Pwede ho ninyo ako maging mentor and coach kasi gusto ko na ho mag-retire sa pagpa-practice. Kahit malaki ho ang kinikita, gusto ko na ho mag-retire. Okay? At ano ko na ho yung buhay ko sa pagtuturo, pagta-transfer ng technology sa maraming tao. So, kaya lang, ang problema ko rin, pag nag-retire ako, kailangan ko pa rin hong kumita. Okay? So, kaya naghahanap ako ng interns. So, yung interns, pwede ako makipag-share ng profit sa kanila. I will be the brain, the interns will be the muscles. Ha? Sila yung lalabas na lang at ako na lang dito sa loob, tagagawa na lang, taga-turo. So, yung professional fee ko, pwede kong ihati sa aking mga interns. Yun yung sinasabi ko, ha? So, kung gusto niyo, sinasabi ko na sa inyo, meron akong intern para sa LOA, SDT, NOD, at ito ho, sa pagbubukip. Now, so ito ho yung pag-aaralan natin sa mga susunod nating pag-uusap, pero bigyan ko na ho kayo ng initial. Pag, alimbawa, itong source document, mga ka-taxpayer kong mahal. Ayan. Ang source document ho natin, dalawa. Ayan. So, ito po yung item 1 at ito ho yung item 2. Ang source document ho ito, pag sinasabi natin ito, tungkol ho ito sa cell. Ayan. Ito naman pong source document na to, related ho ito sa, nalakihan ko lang ho ito, related ho ito sa buy. Oh. So, alam mo na kagad, meron kang document sa sell at meron kang document sa buy. Ganun lang ho kasimple. Magkaibang document yon. Okay. At yung document na yon, base sa nakita natin, magta-traverse from VAT to withholding tax to income tax. Yan. Yung pag-tax accounting ho yan eh. Now, susunod ho natin pag-uusapan, ano ba yung mga source document. Halimbawa, sell tayo. Ayan, ito yung sell. Diba? So, pwede kang mag-sell. Oh, labi natin to A. Ano to, sir? Oh, ano ba yan? Goods. Oh, may document para sa goods. Okay? At meron ding document. Ha? Ito naman yung 2.
2. Ano yan, sir? Service. Yan yung kaganda eh, oh. So, ang cell pala is may dalawang bahagi. Sell of goods and sell of service. Right now, magkaiba yung source document ng sale of goods and sale of service. Ganun lang kasimple. Goods. Ano, sir, yun? Invoice. Madaling tandaan. Goods, invoice. Goods, invoice. Pagdating naman sa ano, sa service, service, receipt. Service, receipt. O, tapos na. Hindi ka maguguluhan. So, sir, ano nung gagawin natin? O, sasabihin mo sa kliyente mo, pag goods, invoice. Goods, invoice. Pag service, service, receipt. Service, receipt. O, madaling maintindihan. Ang tawag diyan ay comprehensible input. Kahit ikaw, tax specialista ka o kahit tax bookkeeper ka, madaling maintindihan. So, alam mo ngayon yung foreign language. Pag sale pala, sir, goods, invoice. Goods, invoice. Ah, pag gano'n pala, service, ang binibenta mo, service, receipt. So, aram mo na yung source document, dalawa lang. O, mag-iingat lang kayo. Okay? Kasi pag lumabas ho yung batas na ease of paying taxes, which is nasa Kongreso na ho ngayon, ease of paying taxes, isa na lang ho yung resibo na i-issue ng sale of goods and sale of services. Invoice na lang po, ayon sa batas. Maganda ho yun. Ako, para maiwasan na ho, yung kaguluhan, the rule of taxation must be uniform and equitable. So, lahat ng tao na sa Pilipinas, whether benta ka ng goods, benta ka ng services, invoice na lang ho yung gagamitin. Napakaganda. Nagpapasalamat ho ako sa author niyan, si Congressman Joey Salceda. Napakagaling na tao. Ha? Napakagaling na tao. Sana mapansin siya. So, sa pagbubuod ho natin, yung sale, ayan, okay, yung sale natin is pwede ho siyang goods at saka service. And of course, anong gagamitin niya yung source document? Maliwanag na. Invoice and official receipt. Ganun lang ho. Di tapos na natin ho yung first ng tax accounting, sale, tungkol sa sale. Saka na ho natin pag-usapan yung purchases. So, ito na ho yung nasold natin. Imaginein mo, nasold na natin yung 1 of 2. Ayan, sorry, hindi ko napapakita yung dinodrawing ako. 1 of 2. Okay, ito ho, 1 of 2 yung nasold natin because ang nasold ho natin dito yung sale. So, next time, pag nagpunta doon tayo sa buy, okay, ito ho yung 1, ito yung 2. Ito lang na-solve natin, kaya 1 of 2. Yan. Now, yung bat, again, mag-aeroplano ka, pupunta ka ngayon ng BOA. Ito ngayon yung trabaho ng mga tax bookkeeper. Oy, mga tax bookkeeper na nanonood, nakikinig sa akin, ito ho yung trabaho ninyo. Okay? Maggawa ng entry. Okay, maggawa tayo ng entry. So, ang entry, dun sa pinag-uusapan natin, ay sale. O, so, ito ho, subsidiary sales journal. Yan ho, gagamitin natin. Subsidiary sales journal. Yan ho ang itsura. Pagdating ho sa pinag-uusapan natin. So, ano ang laman ng subsidiary sales journal? Napakasimple lang ho, mga ka-taxpayer kong mahal. Ang laman ho niyan ay combination. Tandaan, maglagay kayo ng ganyan, harang. Device. Ano ba ito? I-divide ninyo into two. Gawin yung dalawang column. Ang harapan niyan ay, ang unang column niyan ay source document. At yung pangalawang column niyan ay R&R. So, ibig ko lang sabihin, yung source document at saka yung R&R, nagmi-meet sila sa subsidiary sales journal. Kaya magkakaroon ito ng entry. Okay, yun yung tinatawag na
tax accounting entry. So, ang tax accounting entry pala is a combination ng information na galing sa source document at information na galing sa reports and return. Again, galing pala yung information sa loob ng subsidiary books of accounts, sa source document, at saka sa reports and return. So, therefore, wala kang dapat na i-invento. Diba? Yun yung problema ng mga accountants dito. Nag-i-invento sila na sarili nilang chart of account. Mali po yun, sir. Kopyahin nyo na ho yung chart of account na makukuha ho ninyo sa source document at saka sa R&R at ipasok nyo sa subsidiary sales journal. Ganyan po kasimple, sir. Which is yan yung pag-aaralan natin sa mga susunod. Okay? So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, iniimbitahan ko ho kayo sa susunod nating lecture. Ituloy ho natin. Okay? At mag-imbita rin ho kayo ng iba pa nating mga kasama para matulungan ho natin yung kanilang pangangailangan sa araw-araw, lalo na pagdating sa taxation. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, I love you. Peace and happiness be with you for life. See you later.